umisa si Falcon, so hindi na masasabing reverse sweep, hindi na. Hindi. Magulo talaga, hindi rin salitan. Parang nagkaroon sila ng mga time kanya-kanyang download game. Yung Falcon, nanalo na ng game 1, tapos game 2, game 3 na. Doon pa sila nag-download game eh. Pero here we go. Draft base para sa last game nitong seryeng ito. Tanggal ang Harith, tanggal ang Faramis. Hindi pa rin binibigay ng Falcon yung Farsa. Maaaring iban pa rin dito yung 1-1, yung Kaja. Yun na nga, 1-1. Tingin natin pwede yung Kaja doon sa third ban ng Falcon. Yung glue, hinahayaan na dito sa game na to. It seems like meron na tayong pattern na nabubuo. Tapos may konting tweaks na lang katulad nitong Harith. Kasi ang ganda na naging performance ni Zipex. And with that ban, may mau-open at may mau-open na hero for Zipex dahil... Uy, pinakitaan ko ng Harith, natakot bigla. All part of the plan pala yun. Part of the plan. And in addition to what you've mentioned, there is also a possibility na pakabalan na lang ng Falcon Esports yung Estes. Kasi kinaya naman kanina eh. Nagawa naman natin ng paraan eh. So, gaya ng sinabi mo, it might be the Kaja na tanggalin dito ng side ng Falcon Esports given na first pick ngayon ang kupunan ng Incendio Supremacy. Meanwhile, this is a huge game changer para Robbie sa nasasaksihan natin ngayon. Kasi again, Valentina is open for the side of Incendio Supremacy. Fanny is there. Glue is there. So ngayon, sa dami ng mga heroes na nakita natin dito, Incendio Supremacy being number one with 31 heroes that is used all throughout the tournament, parang ngayon napipilitan ang parehas na kupunan na okay, sige, i-pinpoint natin kung saan ba tayo nagkaroon ng problema dun sa mga nakaraan nating laban at ngayon natin tanggalin in this probably most important game that we have dito sa M4. Yun yung formula nila, yun yung sinunod. Pero unlikely na magbaban ka ng carry kasi si Sunshine komportable sa carry. Parang yun nga din yung... Pero gets pa rin naman eh. May mga teams na parang hindi yun yung game plan nila na kunin kagad yung prayo dun sa hero na yon. So, mas ayaw na lang nilang ibigay sa kalaban. First pick, may glue. May Valentina, na-mention mo na rin kanina. Ano kaya kukunin nila? Pwedeng agaw pick din dun sa hero ng kabila eh. Makakatakot mag ano, no? Makakatakot mag-draft. Mag-draft, no? Kahit yung first pick, parang tama ba itong ginagawa ko? Pag ikaw yung mag-pick. Pero ayos. Glue, okay. Good pick for ano. Pero Valentina nga yung pwedeng isagot, pero yes, maaari din na Valentina tingin ko. Hindi makawala yung Valentina. Gold lane kaya nila. Beatrix na, no? Beatrix, best choice dito eh. Beatrix na, no? Tapos... Or we've also seen, galing sa Incendio Supremacy, na gumamit sila ng Lunox na gold lane kanina nitong si Sunshine. Si Sunshine ang gumamit yan kanina, mixed up. Ay, actually, si Rosa. Si Rosa pala ang gumamit nun. So, naglulunox din itong si Zipx. Naglulunox din si Zipx. Plus, pinakawalan pa nila yung Estes. So, meron na sila kaagad sagot doon sa Light of the Moon Goddess. Pero instead, they're gonna be picking up that lapu-lapu. And gaya ng nabanggit natin kanina, Lunox ang pipiliin nila dito. Since open yung Estes, para na siyang ban eh. Oo. Diba? Parang, pag kinuha mo yan... Yari kayo sa amin. Subukan nyo. Bravest Fighter. Burst. Kahit yung brilliance. Pero ito ah. Sabi ni R7, for me, Incendio Supremacy is the strongest team in M4. Wow. Because of their macro and symphony of skills. This didn't just come from a normal player dito sa M World Series. This came from R7, one of the most accomplished and storied players sa Indonesia through the team of RRQ Hoshi. Pero they're going back to basics dito. Back to basics. Kung mapapansin mo dito. Saan ba tayo nanalo? Sa early? Saan ba tayo nanalo? Hayabusa. Saan ba tayo nanalo? Lilia. Kuha sila ng mga... may magandang win rate sa seryeng to. Yun yung mga sinesecure nilang heroes. While for Falcon, they're struggling for their third pick. Kuha na ba tayo ng Fanny dito? Or, kuha mo na silang Valentina, yung pinag-uusapan natin kanina. Zipx, ano nga to? So, no need to ban for Marksman from the side of Incendio Supremacy. Hindi na nila kailangan tanggalan ng heroes dito si Zipx kasi matik ni-reveal na ng Falcon to eh, na Golden Lunox. Tapos, ano... mid lane Valentina. Pero,
may chance pa rin na hero to ni Ken. May nag-jungle eh. Valentina, may nagro-roam Valentina, pero mababa yung chance na ganun. Kaya kung babasahin natin siya based sa alam natin, Lunox Gold, Valentina Mid, magbaban ang Falcon ng Marksman dapat. Marksman, heroes dapat ni Sunshine yung targetin nila. Or Roamer. So Estes, tinanggalan nila ng hero si ano si Apex 47. So Katja, Estes, wala na naman. Kanina, nakita natin si Apex 47 na gumamit ng Rafaela and it didn't go as planned para sa Incendio Supremacy. So ngayon na nandito na naman sila at naipit na naman sila sa sitwasyong ito with Apex 47 still not having his hero just yet, what can he use? Nakita natin si Naomi na gumamit ng Lolita noong nakaraan, but given na these are very mobile and agile heroes, ano ang posible niyang gamitin para at least makahabol siya dun sa set? I mean, meron pa rin Grok na pwedeng gamitin dito ang kupunan ng Falcon Esports para at least ma-dish out na nila kaagad yung kaukulan damage na kailangan. But the Beatrix is also gonna be locked out here para sa kupunan ng Falcon Esports. So that's Kari, Harith, 1-1, and the Beatrix na tatanggalin ng parehas na kupunan sa gold lane. Ngayon na nagkakaubusan na ng pagpipilian, dito na ngayon papasok kung ano pa bang alas ang meron si Sunshine at si ZipX pagdating ng laban na to. Kung sakaling hindi pa Lunox ang nilalagay nila sa gold lane. Pwedeng meron pa sila eh. May 2 slots pa para sa both teams eh. Tingin ko Grok ban. Maganda. Grok or Franco ban para sa insendyo. Si Naomi yung tatargetin. Pero either kasi, ang dami pang choices. Huwag ka na lang mag-ban dun. Targetin mo lang yung jungler ng Abela. So ano ba, Fanny? Pwedeng Fanny ni Ken? Atlas. Okay. Bumili sila din sa tatlo. Sa Atlas, Grok, o pwedeng Franco. So ang pwedeng matchup is Lolita. Pwede pa rin Lolita. Hindi pa rin nawawala sa equation yung Lolita ni Naomi. Pero high chance. Joe! Pwedeng Cho jungle, pwedeng Cho roam. Ah, mukhang Naomi. Naomi hero na siya. Kumamit na naman ng Call a Friend tactic. Call a friend. This is the first time in this series na makikita natin ang Cho. And it came at a better time dahil tournament life ang ating pinag-uusapan para sa dalawang kupunan. It's Cho that is picked up here by the side of Falcon Esports and magiging napaka-crucial nito, lalo na kung titignan mo yung composition na nagmumula sa side ng Incendio Supremacy. You have the Hayabusa na napakahirap na habulin, pero kung malagyan talaga yan ng Way of Dragon, it's gonna be an automatic pick off given yung AOE damage na meron itong side ng Falcon Esports. But there you go, Joy is gonna be picked up here. Potentially mapo... Teka lang. Clean. So, is this some... Ano? Mid lane? Hindi. XP. Roam ano ata? Roam glue. Roam glue? Roam, pwedeng roam glue, pwedeng roam joy. May gumagamit ng roam joy eh. Gana yung roam joy. Pero matik. Mid lane ano na to? Mid lane Lilia. Gold lane yung Clint. Jungler yung Hayabusa. Pwedeng mag-interchange dyan yung glue tsaka yung joy sa XP at roam. Pero yung last pick naman ng Falcon, yun naman pag-usapan natin. Ano kaya yung jungler? Kasi hindi pa natin na-figure out talaga kung sino yung jungler nila dyan. Pwedeng yung Valentina, pwedeng yung Cho, pwedeng yung last pick. Yun ang isa sa mga bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin dito. Hindi na ako magugulat kung Franco yung i-pick up nila dito. But instead, they're gonna go for the link. So it is quite settled now na yung Cho ang kanila magiging roam. Valentina goes to the mid and the Lunox will go into the gold lane with that link bilang yung kanilang pinakahuling pinili dito sa draft na ito. Kung tutuusin, titignan natin ang mabuti. Nasa Incendio Supremacy ang early game advantage. Hands down. Dahil meron kayong Lilia, meron kayong Hayabusa. May glupa. So at some point, nandun yung advantage sa kanila. Pero kung kayang patagalin ng Falcon Esports itong laban na ito, meron silang Ling. Nasa kanila yung Lunox with that splash AOE damage. Hinihintay ng napakaraming mga fans na nandoon ngayon sa stadium kung ano nga ba ang magiging resulta sa tagal-tagal ng ating naging laban. Turkey versus Myanmar. Falcon versus Incendio.
sino ang maghahari? Malalaman natin ngayon at ngayon din. Here we go. Last game of the series. Nagsilabasan na ng mga heroes. We have Alien here on the Joy. Mukhang XP nila gagamitin to. There goes the glue on the roaming position. Sobrang annoying ng roam glue eh. Kasi manggugulo lang siya dun sa ano. Literal na glue yung glue. Totoo yan. Manggugulo. Sige. Dapat glue pa rin eh. Oh, tama. Manggugulo. Manggugulo lang siya sa jungle. Yan o, ginagawa niya. Kaso hindi gaano eh. Okay na pre. Okay na yun. Okay na yun. Tinry ko bawiin eh. Pero, sige, okay na yun. At least, di ba? Manggugulo. Moving on. Moving on, di ba? Kasi medyo seryoso to. Talagang high stakes tong laban na to eh. Kaya kinakailangan ng manggugulo kahit sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Pero an immediate flicker is gonna be committed here by Apex 47 given na yung advantage naman ng Incendio Supremacy pagdating doon sa kabilisan ng mga main damage dealers nila is yung speed and agility na dala naman ng roamers ng Falcon. So, kung pabilisan lang yung laban, medyo tight tayo. But if mapigilan ng Falcon Esports yung agility and yung skills na ibinibigay dito ng Incendio, baka sakali na magkaroon ng pangyayari, pero teka lang. Uy, bibigyan ata nila dito. Tempest of Blaze, binitawan na, panghabol dito kay Chenzi, pero hindi naman naabot. Apex 40, uy, babalik ka niya ata. Ay, hindi. Pakabalang si Ken. Kala niya, kala ko naman, papasokin niya pa si Chenzi. Medyo delix pa yun pag pinasok niya. Pero ngayon, ang ganda ng pwestuhan ni Yellow Flash kasama si Justin sa may bandang ibaba na ready sila sa bakbakan if ever na mag-force naman ang teamfight of Skirmish. Itong Incendio Supremacy sa may bandang bot lane. Pero si Alien, pag, ayan na, may rhythm of beats na. Tutugs-tugs na. Nasa bailihan lang siya eh. Nasa dance floor lang siya eh. Ayan na, si Rosa. Yung black shoes, ipipwesto niya muna ng maigi. Ikot-ikot lang, hanap ng pwesto. Apex 47, napasobra naman ata, pero may split-split siya. Gamit siya dito mapapayal sa bunutan. There goes the retribution na force ito ni Apex 47 kasama si Alien. So this opens up for Incendio Supremacy to try and take the turtle. Mukhang malabo nang ang kumontes kasi wala yung retrieve. Pero si Yellow Flash, sobrang tapang napapasok pa siya dito. Andan ang nga yung mga unli dash na wala nang rhythm of beats. Bravest fighter mula kay Yellow Flash. Hindi naman enough. Sikit. Sisili pa rin siya even without the retribution. Wala silang makukuha dito in exchange. At mukhang makakadikit pa nga dito si Kenzi with a Ugi Shadow Kill. Pero takas pa rin naman para kay Ken. Ito yung advantage na sinabi mo kanina kapag magkakaroon ka ng roam glue. Dahil aside from the fact na napakakunat mo bilang isang roam at bilang isang tank, tsak mahihirapan din yung iba sa mga members dahil kahit muntikan ka nilang mapatay, meron pang split-split, meron pang paraan para makatakas ka at posibleng magkaroon ng pick-off at mapalapit pa yung ibang mga members ng kalaban papunta sa inyong mga kakampi. So with that being utilized by Incendio Supremacy, dikit na naman po ang ating gold lead with both of the teams having their very own ways dito sa laban na to. Falcon leading the kills, Incendio leading the turtle, at ngayon, kumukuha na naman sila ng objective. Very crucial yung ginagawa nila dito, pero habang patagal ng patagal, umapaborito sa kupunan ng Falcon given na hindi pa napapakailaman itong gold lane ng side, which is or rather yung lineup ng Clint tsaka ng Lunox. Kasi kung papabayaan mo lang talaga yan ng tulog yan, shock, may kalalagyan ka with that Order of Brilliance and Chaos Bolt combo. Kaya binibaby din ng bahagya eh. Even yung si Naomi tsaka si... Nakuha naman. So... nice attempt, pero lamang dito ng bahagya in terms of XP sa level ni Ken. Lamang si Ken dito against Genzy. Gold Day naman nagkakaroon ng alagaan, kaso nga na maaaring higyan dito si Alien. There goes the Vengeance. Pero mukhang hindi maging enough kung magpa-4-blade siya dito. Kaso nga lang nadikitan. Nakapitan ng Ugi Shadow Kill ni Genzy. Sakto lang. Malabate ang galawan na ginawa doon ni Alien para nga ituloy ni Ken yung kanyang pagtatangka. At siya pa nga yung na-disgrasya. Boss, pasabay lang ha. Boss, pasabay lang. Sumabit lang eh. Sabit lang. Sumabit lang eh.
Tapos, subuk mag-Tokyo Drift tong si Ken. Kaso, yung problema, malakas yung kapit. Malakas, malakas. Malakas yung kapit ni TNG. Kaya naman ngayon, nandito na naman tayo, another turtle dance ang ibibigay sa atin ng parehas na kupunan. But with INC having that almost 700 gold lead, how can FCON maneuver sa mga ganitong klase ng sitwasyon? The pokes are right over there. Apex 47 nagbibigay ng kaukulang vision para magbigay ng space sa kanyang mga kakampi at malaman kung ano ba yung susunod na step na kanilang gagawin. Both junglers have that retribution pero TNC hinahanap pa rin itong si Ken dahil meron siya ng Ugi Shadow Kill and pwede siyang mag-go time anytime. Only dash mula doon kay Alien pero hindi niya pa dito gagamitin yung mismong ultimate niya. Kaya naman ngayon, nagkakaroon naman konting atayan sa Turtle Pit. Sobrang aga pa rin naman kasi Sona para i-expect natin yung Fall on Clash eh. Yup. Si Naomi, Maril lang bigyan dito. Medyo low na siya. Pero uy, binabalikan. Grabe si TNZ, no? Ang bilis ng kamay. Si Justin naman dito, papasok sa loob. Kasi meron naman siya dito ang black shoes na nakuha niya with the IMU. Kaso nga lang dito na nga yung dash. Papasok na nga si Alien. Yung Turtle, hindi mo napapansinin pero nasa bunutan. Napakagandang flicker mula kay Justin para nga hindi tuluyang makuha ni Apex 47. Kaso naabangan na naman. Andito na nga si Ken. Meron pang quad shadow na naiwan doon. Pero si Zipex nagwawala na dito with the first damage. Dalawa pa ang nahuli niya. Nagkamali ka ata ng nilikuan. Si TNZ, napastop over pero siya ngayon ang napastop. Andito sila using those extended team fights para makuha nila yung pagkapanalo sa mga ganong klase ng engagements na ibinibigay ng Incendio and FCON. Just by the flip of the switch, kahit na lamang ang INC sa gold, as pagkatapos nitong turtle take na ito ay magkakaroon ng swing na ibibigay ngayon sa side ng Myanmar squad. At pansin mo, nilure lang nila eh. Talagang nilakad lang nila mismo papunta doon sa punto na itong si Lunox yung makakakuha. Pero tingnan mo naman si Alien, sumubok lumaban pero hindi na yan yung mangyayari. As FCON, slowly chipping away and slowly running away with the lead right now. Paisa-isa lang, yun ang game plan ng FCON dito. Alam nilang medyo delik sila sa team fight dahil nga doon sa presensya ng isang glue na maaaring mag-split-split sa harap nila tapos makakuha ng isang importanteng hero. Then, masisira na yung ano nyo, yung mismong game plan nyo doon sa mga team fight. Pero now, nakasipa dito si Naomi, maaaring nabigyan si Apex 47. May flicker pa, may split-split para makasurvive. So, maaaring sabihin natin na equal lang yung trade na yun. Kasi, napagamit mo ng spell, napauwi mo. Kaso nga lang ngayon, yung taas ata, sasayawan sila dito. There goes the brilliance, makasurvive dito si ZipX. But this is a 3v1 situation. Wala namang flicker si Naomi kaya hindi na maaaring bigyan pero off-cam kill sa may bandang ibaba kasama ni Yellow Flash si Ken na pinatumba itong si Sunshine dahil nga nag-switch lane na sila. Ito yung inaasahan mo sana na Incendio Supremacy yung makakalamang in the early stages of the game pero yung aggression na ginagawa nila noong game number 2 ay hindi na nila magagawa ngayon just because of the fact na nandyan itong si Naomi. Kanina ay as far as I can remember, there was a roam or tank na ginamit nila kanina pero dahil hindi ganun kabilis gumalaw, wala siyang paraan para makatakas. It's very difficult for FCON Esports to outmaneuver and give them a hard time. In the situation, flicker! Naomi with a kick. Aliyo play. Pasa si Apex. Yellow Flash naman kasama si Ken. Wala! Oy! Hinampas sabay flicker para umabot talaga. Tapos ngayon sasayawan lang sila. Pero mukhang hindi magiging enough yung ginagawa dito ng Incendio Supremacy para tapatan yung damage. Wow. Justin goes in under the turret and with a black shoes coming in from that IMU. Successful sila sa kanilang mission. Take down 3 enemy members. Secure the Lord. Malabo nang bumisita pa si Kenzie. Even with a quad shadow, ang daming masyadong nakabantay. Ang daming bouncer. Pero uy, andin si... Uy, andin si Elian! Ay, kamuntigan. Nakala ko naman makukuha niya pa. Pero pinakabala ang ZipX still secures the Lord. Incredible showcase here by Justin. Thriller Knight muna sa ilalim ng tore. Tapos moonwalk palabas yan ang binigay ng black shoes sa kanya. Courtesy of this guy. And this is simply a wonderful showing na galing kay ZipX. Malasmooth criminal. Smooth criminal, men. My oh my... It's FCON Esports dominating and taking care of business in this mid-stage of the game. Kahit na Apex 47
lagi siyang sagot sa lahat ng mga katanungan, sa lahat ng mga problema ng Incendio Supremacy ngayon. Leading 136 pero si Naomi ang kanilang napunteriya. Yung pagkwersa sana ng Falcon doon sa bandang gitna ay nagsilbing kamatayan pa ng roamer nila. Doon nagkamali ang Falcon, napasobra dito si Naomi at nabigyan siya ng tuluyan. Hindi nila mayu-utilize yung Lord. Not as they expected. Kaso nga lang, nagtapat yung dalawang assassin. Bumalik sa Quad Shadow. Ayaw na sumabit. Reset muna. Ang call ng Incendio Supremacy, given that Falcon Esports is playing really aggressive. Talagang hindi na nila binagbibigyan ng kahit anong pang break ang Turkish squad. So, Incendio Supremacy are gonna be forced to look for other ways to get the pickups done here. Lalo na ngayon, kung titignan mo yung lineup nila, it's gonna be very difficult, especially pagdating ng late game. Dahil you only have Sunshine as your late game damage dealer. And hindi siya ganun kasakit, pero Ilya nasa backside, ah. Bilis ng mga dash niya, pero aabot pa ata. Naka-survive. Gablan lang yung buhay. Yellow flash dito, makakapag-sustain nga ba mula sa damage ni Genji? Andyan yung kanyang Ugi Shadow kill, kaso nga lang nahati. Tapos nakapag-regen pa with the Bravest Fighter itong si Yellow Flash. Nakahampas sa dalawa, pero wala naman yung follow-up. Still lang doon sa purple buff si Ken. Hawang si Apex 47 na mapipilitang gumamit ng flicker para mag-back away. Kaso nga lang ngayon, si Ken medyo delikado. Natalunan sila dito, may Tempest of Blades pa. Delikado ang sitwasyon ng Incendio Supremacy. Nakuha yung dalawang miyembro, tapos maaari pa sila mag-push sa bimbo ng mid lane. Wala na yung mga minions, pero maaari silang mag-level doon sa bottom lane at top lane. Just by cutting those minions, rekta basag ng mga tore, tapos abang na naman sa next spawn of the turtle. Nakita mo yung puro hawakan mo sa tenga. Puro amba eh. Sabi dito ni Ken, sugurin mo na kasi, suntukin mo na. Yun yung ginawa niya after that superhero landing. Siya yung taga-buyo, pero nainis siya na tuloy. Sumali na lang. Sabi niya, ano ba yung pinagagawa niyo? Bakit amba lang kayo ng amba? Ganito yan, oh. Bruce ko nga tayo, ganito yan. Wala na, sinapak na. Wala yan, wag niyo gagayain, guys. Si Ken. Yung tropa niyong buyo ng buyo, eh. Yan yung mga tropang hindi dapat tularan. Wag tularan. Mahirap. Orange back, kukuha muna siya dito. Ginagawa lang talaga ng, ng Incendio Supremacy. Maging mahaba na lang yung pasensya nyo na. Huwag tayong papalag, guys. Abangan natin yung huli. Ang panghuli lang natin dito ay si Apex 47. Ang sagot ng Falcon, alam namin paano gamitin yan. Kami nga, paborito nga namin yung glue, eh. Tatlong beses nga namin ginamit yan ngayong series, eh. Ba't kami magpapasplit-split yan? Kahit stakan mo ng stakan pa ulit-ulit, kung yung huhulihin mo naman ng split-split, tapos igagrab-grab mo, merong flaker, or yung cho, or yung lapu-lapu, hindi pa rin magiging enough yung hatak mo kasi ang counter lang nila dyan, ikaw pa yung dadalhin nila sa kapahamakan. Dadalhin ka nila sa side of the map nila. Dadalhin ka nila sa lugar na sila lang yung nakakaalam. Tama. At pagkatapos nun, ay talagang mahihirapan ang kupunan ng Incendio Supremacy na makahanap ng panibagong opening dahil yung isang tao na magbibigay sana sa kanila ng kaukulang vision and information is gonna be gone kung sakali na i-pick off nila yun. So now, given that situation, Apex 47, nasanay tayo na ang madalas niyang ginagamit ay yung mga sustain heroes, yung mga setup heroes. But with this pick off hero or pick off roam such as the glue, anong posible niyang gawin? Will he still be the glue guy that will keep Incendio all together? Or will this be Falcon clipping their wings once and for all? Yung Lord ay malapit na bumangga at ito na ang Falcon. Papasok na sila sa base ng Incendio Supremacy. Abangan natin kung may mangyayari nga ba dito pagbiglang liko mula sa kanilang side. Yung Lord nandun na mismo sa mismong base. Merong nasipa, nakuha si Rosa. Yung middle lane ni Better 30, hindi na nila makukuha, pero hindi maging enough yung damage dito ni Alien para patumbahin si ZipX. Pero andun naman yung pagpasok with a Quad Shadow, Ugi Shadow Kill, Yellow Flash. Siya lang mag-isa, sumalo lahat noon, pero kinaya niya pa rin. Nakakatakot na to, men. 10k gold lead na ang Falcon dito ngayon. Basag pa yung Tori sa gitna. Maaaring babasag din sa baba. May brilliance pang gagawin dito si ZipX. Tempest of Blades bibitawan. Maaaring ito na yung magiging katapusan. Iniisa-isa na yung mga miyembro. Dalawa pa ang nahuli doon ni Yellow Flash. Talaga mala flash ang galawan sa sobrang bilis, sa sobrang tulin. Incendio Supremacy, paisa-isang bumabagsak, mala-audition sa mismo nilang base. Pero call ng Falcon,
Hindi pa ito ang oras para tapusin. Kailangan muna natin mag-hard reset. They have all the time in this world to finish this game off and for good. Bakit? Tignan nyo na lang yung kalamangan nila in terms of gold. 14 minutes in this matchup. 11,000 pagdating sa gold lead. At this point, pwede pa silang bumili ng isa pang set of items at lalamang pa rin sila dito sa laban na to. Ganun kadominante ang ipinapakita sa atin ngayon na gameplay ng kupunan na nagmula sa Falcon, spearheaded by Coach Dale, our very own coach from the Philippines, na ngayon ay ipinapakita ang kanyang serbisyo para sa Myanmar, and this time showcasing that they are still the powerhouse, asserting dominance, at yung mga Falcon ay unti-unti nang tumatayog ang lipad muli. At ang insendyo supremacy sa laban ng Falcon at ng Phoenix, talagang pinupuruhan nila yung apoy na sinimulan ng Turkish squad. Lumalagablab. Imbes na humina yung Falcon dahil naaapuyan, e tila ba parang hinarness pa nung mismong Falcon yung apoy na binibigay ng insendyo dito ngayon. Na hindi sila nagpapapigil, hindi sila nagpapabagsak. At may Lord na silang kasama ngayon. And take note, this is a Luminous Lord. 15 minutes in na tayo dito. Makunat na to. Kailangan lang nilang i-freeze yung minions dito sa bandang gitna. Pag sabay-sabay pumasok yung top lane, bottom lane minions doon sa mismong Lord, mahirap na depensa to para sa side ng Turkey. Kailangan nilang dumipensa for their tournament life, pero mukhang nagsisimula na lalaban dito sa ating. Pasok sila dito, may sipaan naman palayo si Apex 47, pero balik lang sa base. Incendio Supremacy para bumalik. Kaso nga lang yung base, maaari nilang i-base lock. Falcon dito lumilipad na, soaring high. Kukuha pa dito si Naomi ng isa. Oh! Kaso nga lang, wait! Medyo mapapatumba. There goes the burst damage coming from Rosa. Yung mga minions dito hindi magiging enough. Si Justin nga lang dito kukuha pa isa. Justin! Oh! Justin, what a place! At siya ang magpipave the way para yung Falcon ay makalipad! Lipad! Falcon, lipad! Sa tinagal-tagal ng laban, sa tinagal-tagal ng sagupaan sa himpapawid, the Phoenix versus the Falcons. Mayday, mayday ang tawag ng Turkey. Wow. As their wings fall down at ang natitirang matayog ang lipad ay ang Falcon Esports as they overpowered the Sea Killers, the Southeast Asian Killers, the Southeast Asian Nightmares. Pinatumba ang Malaysia. Ganda nung naging storyline dito ng Myanmar. Pero kailangan talaga may isang mag-advance. Hindi maaaring dalawa silang dumiretso sa next stage ng ating tournament. Pero congrats pa rin para sa naging run ng Incendio Supremacy. Sobrang lupit nung naging takbo nila dito. Isa sa mga teams na hindi gaanong kilala, hindi matunog ang pangalan, but because of their run in this M4 series, for sure, marami na yung mga taong tumatak na sa puso at isipan nila itong team na to na hindi nila makakalimutan. Ito yung mga kupunan, ito yung mga pangalan na kung tutuusin, eh hindi talaga natin nakilala. Kumbaga, in-underestimate ng nakararami, hindi mo alam kung ano yung i-position nila, kung paano sila pupuesto in this matchup wherein napakaraming powerhouses. Paigting ng paigting, pasikip ng pasikip yung daan patungo sa kampyonato, and they're going up against one of the dark horses of the tournament, which is Falcon Esports, and nauna pa sila sa match point to get to this point, but Falcon yet again proving everybody that it isn't over yet. Hindi pa tapos ang laban namin as we move forward and fight kung sino man ang makakatalo or kung sino man ang matatalo sa pagitan ng susunod nating laban. At ooh, ito, Santi, sinasabi ko sa'yo, blockbuster ang magiging laban natin. Another Philippines versus Indonesia matchup. Blacklist laban sa RRQ Hoshi. Two teams na may pinakamalaking fanbase, pinakamaraming supporters,
yun ang kailangan nating abangan mamaya. Maraming maraming salamat muli. In behalf of Santi, my name is Sona, and it's been an honor to give you such a great experience. Hindi pa tumuna natin sa ating analyst na si Renmar. Renmar, how was that match for you? Sobrang lupet. Maraming salamat, Sona, Santi, and of course, Incendio Supremacy. At congratulations, FCON Esports ng Myanmar. Sila ang mag-a-advance after this incredible 5-game series. FCON, dinala lang nila yung prinsipyo nila nung match, game number 4 into game number 5 with a slight adjustment. They still wanted to keep up the aggressive tempo. That's why you pick something like a Cho. Sa sobrang bilis, makaiko siya sa mapa kumpara sa isang Glue that ended up becoming the roamer pick. Of course, nung nakita natin yung draft ng Incendio, lahat natin inisip Glue, mapupunta yan sa XP lane. But the swerve was, si Alien ang pumili ng Joy into the XP lane. And one of the reasons why you would do that is because tingnan mo yun sa lineup ng FCON. Ang aga nila kinuha yung Lunox at, of course, the Valentina. Having two major sources of magic damage means this is a lineup that wants to be able to get their farm early on, get the early game, mid game rather, damage boost, and then into the late game, of course, andun pa rin yung damage niya. Kahit na mag-build ng mga anti-magic items yung Incendio, it will still hurt. Oo, mababawasan, pero masakit pa rin. And if you look at the other heroes on the side, the FCON, ano pa nila sinabayan dun? Sa Lunox at sa Valentina, they have the Ling. Of course, alam natin, sobrang bilis makaikot sa mapa, kaya ang taas ng kill participation dito ni Ken, 63% over, of course, the 100% of the side of Incendio. Tianzi, of course, mabilis din naman mag-rotate. Ken balanced it out with being able to go into the jungle to invade, sama dun sa team fights, or siya yung mag-split push. And of course, meron din silang Hayabusa na alam natin. Sakit ang damage ng ultimate na yan. Kahit wala pang item, masakit na. Once he gets that first item, it hurts. And interesting item adjustment din para kay Yellow Flash. Dahil alam niya lamang sila, imbis na mag-build pa siya ng ibang defensive item, naging Dominance Eyes, Oracle, and Queen's Wings. Of course, Queen's Wings, alam natin, still will increase the lifesteal that he can get. Kaya sobrang kunat ng lapo-lapo na to. Ang lupit ng lifesteal na kukuha niya, yung self-regen na gagawa niya para sa sarili niya. So even if it got to the point where Incendio Supremacy kept this game close in terms of the items, ang dami pa rin kailangan nila gamitin na resources para mahuli lang yung lapo-lapo. Justin gets the MVP here, 6-0-8. Of course, fair share of highlights. Malala natin yung paano niya natapos yung laro. Mukhang hindi na nga ata, hindi pa matatapos ng FCON. Biglang sabi ni Justin, hindi, tapusin na natin to with the play there to end the game. But of course, yung mga plays niya kung saan ninanakaw niya yung black shoes ng Lilia para lang maka-play aggressive siya, magda-dive siya sa ilalim ng Torre, siguraduhin maka-lock in yung wisps na lumalabas sa kanya pag nag-dash, get the terrify in, and then kung sa mga panahon nung akala mo mahuli na si Justin, may black shoes din siya kasi kinukuha niya dun sa Lilia. So, FCON, again, dinala lang nila yung agresibo from game number 4. Konting adjustments lang sa picks. Of course, they couldn't draft the same way. Pero, in principle, it's there. You get two big sources of magic damage. By the mid-game, kung maganda yung early game nyo, ang bilis mag-snowball yan. At yun yung lagi pag-iisipan ng mga tao pag ang isang team na gold lane dun, na gold laner na mage, at tas may mage pa sila dun sa gitna. Kung maganda yung early game nila, ang sakit na nila come the mid game. Kaya sobrang taas ng kill score dito ng FCON. Going the side of it, Incendio Supremacy, nakita mo rin, nahirapan makasabay. So rotation, si Apex 47 on the glue. And hindi rin takot na sipain ni Naomi yung glue. Kahit of course, andun lagi yung magiging risk ng, ay pag sinipa mo yung glue, pabalik sa teammate ko. Eh, baka ma-stick-stick naman yung mga kasama ko tapos tayo pa madadali, yung ultimate ng glue. Pero dahil ang sakit na naman ng FCON at ready-ready sila sabayan yung pang-setup ni Naomi, walang masyado magawa si Apex 47 kahit natipa na siya sa backline o punta sa kalaban niya. Na, dahil nga doon sa early to mid-game control ng FCON, hindi na nakasabay dito si Sunshine. Difficult for a clean. Lilia, kahit masakit yung damage niya, sobrang scale up na rin talaga sa FCON, and
Falcon just went into this sobrang confident.